everyone! Good morning! Today is Saturday. It's May 6th, 8 in the morning. Ayan. So, I have something special to share with you guys. Kung napansin nyo, namimili tayo for our beach trip. Pero, hindi lang siya beach trip. Okay, so, konting backstory lang. Very short story lang to. And then, magpapack tayo for this trip. Last December, so parang nag-goal setting ako for 2022, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, isa sa mga bucket list ko, kahit naman hindi this year, kahit basta in life, maka-experience ako, I want to live for a month in an island. Parang ganun. With Yan, Mac, Yana, and Mia. So, isa yun sa mga bucket list ko. Marami pa akong bucket list ganyan. Sabi ko, I want to live for a month in an island with Mac, Yana, and Mia. Tapos, nung sinusulat ko yun, parang, di ba nga sabi nila, dream big dreams. So, sabi ko, grabe, sobrang, parang, paano kaya yun mangyayari? So, paano ko kaya yun, parang ang layo niya, kumbaga, nung nag-goal setting ako, nagsusulat ako ng mga bagay na gusto ko ma-aim nung December kasi birthday ko, tapos, di ba, mag-new year, yun yung time na nagre-reflect ka for the past year, tapos nag-goal setting ka, ano yung mga bagay na gusto mong ma-aim for the next year. So, parang, yun talaga yung time na nagre-reflect din ako, parang recap, ganyan. Tapos, yun nga, so isa sa bucket list ko is to live for a month in an island, ganyan-ganyan. Siyempre, big dream siya. So, ang ginawa ko, like, parang, okay, paano kaya ma-achieve to? Ano yung target income para portion of that, like, 10 to 20% of the income would, na hindi, alam mo yun, yung nagta-travel ka na hindi ka masyado nag-worry, na hindi ka nari-rip off. Ayun, so, March ko pa siya na-book. Ewan ko, basta may napanood akong vlog, tapos parang yun yung naging sign. So, I've been praying for it. Pinapipray ko siya na mangyari. Tapos, of course, pinagtatrabahuhan din namin, ganyan. Syempre, tayo dapat, when we pray with our arms and legs. Hindi naman pwede tayo na magpipray lang tayo ng gusto natin, tapos hindi natin ina-actionan. Kasi, taking action is also a form of prayer. It just shows the desire, yung heavy desire mo to make that happen. Nag-goal setting kami, and we're working really hard. And ayun na nga, to cut the story short, ayan. So, sabi ko kay Lord, island lang po. I want to experience living in an island for a month with Makiana and Mia. Hindi naman yung cast away feeling, yung parang trap ka sa island. Yun, so gusto namin magbuhay isla. Kasi backstory ulit, sorry, ang haba na nito. Nung nagtagaytay kami nung December, actually guys, first hotel staycation namin yon. Kasi usually yung mga, nakapag-hotel staycation na kami before as a family, pero gift. So yun yung parang, yun yung first experience namin na parang intentional talaga na kami talaga yung nag-book or alam mo yung reward sa sarili. Ganyan. Sabi ni Mac, anong parang bitin yung 5 days? Gusto kong ma-experience maging lokal dito sa Tagaytay. Yung mamalengke, ganyan. Ganun yung gusto niya experience. Hindi yung kasi feeling na yung pag-tourist ka, parang lagi ka nagmamadali. Hagul na hagul ka. Hindi mo man lang na cherish yung vibe nung place. So sabi ko, sige, tuwing tayo, tuwing mamamasyal tayo, tuwing magta-travel tayo, ang goal natin is to be a local. Kasi doon mo ma-experience yung culture, yung mga bagong experience sa lugar na yon, making the most out of it. So, ayun. Kaya yung mga dream destinations ko, laging live for a month. Ganun laging goal ko. Laging, hindi lang siya 3 days, 5 days. Ayun na, to cut the story short, island lang hiningi ko kay Lord. It's si Lord talaga. So, tayo pag-pray talaga tayo kay Lord. Minsan, pandesal lang yung hinihiling natin. Burger yung binibigay niya. So, yun. We came across Miriam Santiago and RD Roberto. Kasi pinipipray nga namin na we want to live for a month in an island. Tapos nakita namin yung video nila na nag-move sila sa Boracay. So sabi ko, lo, sign na ba yun? Ganyan-ganyan. Tapos yun, nag-book na ako ng ticket, naghanap ng hotel. And then, yeah! So basically, that's where we're going. Ayan, we're gonna go there for a month. Boracay for a month. And we're leaving na like for a
in the next few days. Ayan, I'm very excited to share this with you guys. Hindi ko lang alam kung paano yung paano ka i-share, pero yun nga, yun na lang yung honest experience ko talaga from the very beginning na nag-pop yung idea sa akin, yung dream sa akin, tas hanggang sa nurture na nurture ko yung ganitong ano, wala lang, ano lang, parang ano bang feeling yun, parang surreal, surreal ba yung term na yun, parang alapaa, parang dream come true, kumbaga, na parang dati ang layo-layo lang na pag binabanggit ko, I want to live for a month in an island, parang ang layo niya, pero I can't believe na we're only a few days away going there. And it's finally happening. So, thank you, Lord. God is good. Kaya yun, let's hold on to our dreams. I think yun yung pinaka-point dito. Let's hold on to our dreams and dream big dreams. Kasi wala talagang imposible. So, today we're gonna pack our stuff. We're almost complete naman na. May mga pinamili ako sa Shopee din na iho-haul natin. Well, anyways, baka mag-pack na lang muna tayo today para one at a time lang kasi medyo nakaka-overwhelm. Syempre, meron pa rin school yung mga bata, meron pa rin tayong work. Tapos on top of it, nagpapack tayo for a long trip. At the same time, kung na-notice nyo, diba, panay tayo declutter. Yung pag-book ko nito, parang isa rin yun sa mga pinaka, sabi ko, isa kasi sa pinaka-goal ko this year talaga is declutter, parang siguro mga 70% of our stuff. Isa yun sa pinaka-goal ko na bago kami umalis, ay ano na, nabawasan na talaga yung mga gamit namin. Kasi imagine yung mga dadalhin lang namin is yung mga kailangan lang talaga namin. So parang na-filter out namin, ano ba talaga yung mga kailangan namin? Ibig sabihin, mabubuhay kami with just this stuff for a month. So ibig sabihin, yung iba, extra lang talaga. So yun yung mga dine-declutter ko. Tapos isa din sa ano ko, kaya pinush ko na rin na mag-book para ma-motivate din ako magpapayat. Which is hindi ako masyado nagka-progress. Pero what ang natutunan ko sa journey nung time na I'm trying to lose weight, 'di ba nag-subscribe ako sa keto meal, ay ano, wala lang, love my body, ganun. Kasi nung pag pinapanood ko yung mga vlog ko, like way 2017, 2018, 2019, imagine ang payat ko noon, like sabi nga ni Mac, ang haba daw ng mukha ko pag payat ako. Pero pag sa vlog na yun, lagi ko sinasabi na ang taba ko, yung double chin ko. So ever since, parang like I really have a problem with my physical appearance. Parang I've always felt fat. Yun, I've always felt fat. So sabi ko, when I'm looking back, pinapanood ko yung mga previous vlog ko, hindi naman pala ako mataba. So sabi ko, okay, so I think it's time ngayon, pinarana siguro talaga sa akin na tumaba talaga ako. Para alam ko yung difference ng mataba sa... hindi yung mataba, like plus size, fuller, mas naging fuller ako. Kesa dun sa, I'm 40 pounds heavier. Like yung weight ko ngayon, ito yung weight ko tuwing kabuanan ko, nung kabuanan ko kay Yana and Mia. But I'm learning to embrace my size, my curves, my plus size. Kasi, wala lang, parang, I think it should start from there. At saka dapat ang aim ko is to be healthy, hindi talaga to lose weight. To be healthy na ang side effect niya lang is losing weight and not lose weight to the point na hindi na siya healthy. Syempre, puhunan ko pa rin yung health ko kasi yun yung hindi ako makapagtrabaho pag hindi tayo healthy. So yun ang mga pangyayari sa buhay. Anyways, yan, I'm really happy to share this with you guys and I'm glad na bago nangyari tong trip na to. Ay nakapag-vlog tayo, 'di ba? We're vlogging for 50 plus days na consecutive. Every day tayo may upload for the past 50 plus days. At least nakabalik din tayo sa pagva-vlog. Kahit papaano. Kahit late na tayo nag-start this year. Kasi March na ulit. Ang first vlog ko for 2022 is March. Kaya ayun, I'm happy to share this with all of you. Thank you so much for being with us, for journeying with us. Yun lang. Ayan, ito lahat ng ipapack natin today. Ito yung maleta na gagamitin natin. Hopefully kasha o nag-iillusion lang ba ako na kasha siya. Medyo ito pa yung mga kalat na itatapon natin. Ayan. Of course, dadalhin natin. Laptop na lang ni Ate Yana yung dadalhin. Yung kay Mia iiwan. Kasi ang gagamitin na niyang laptop, yung laptop ni Papa. For us, parang feeling ko konti na lang yan. Swimsuits na 25.
kami ni Papa, meron kaming tig-tatlo, pero baka bumili pa ako para hindi kami required maglaba agad-agad. So, as much as possible, like once a week laundry lang doon, once, twice, ganyan. Ito ay sa ano ko, pinahiram na lang kami ni Mama para hindi na lang kami bumili. Since hindi naman laging nagagamit lahat. So, ito ay sa brother-in-law ko na maleta. Pero sabi ko nga, kinoconsider ko na rin na maganda rin na mag-invest-invest ba. Kasi kung kahit pa paano, magta-travel-travel na din kami. Ayan, ang ganda pala nito. Ayan, hopefully kasha, tingnan natin. Nagbawas na nga ako. Ay, hindi. Nagbawas na nga ako. Hindi pa rin siya kasha. Though, ano naman, nagpa-allowance ako ng 120 kilo for each one of us. So, meron kaming allowance na 420 kilo baggage. Tapos, meron kaming apat na hand carry. Pero, tatlo lang yung kukunin namin. So, kasi since si Mia, hindi naman niya kailangan ng laptop bag. Pero, ang goal ko sana, dalawang maleta lang. Or isa nga lang eh, kung kasha ang isa lang. So, let's see how the magic will work. Kung kasha ba? Kasha pa ba sis? Ay. Kunin na namin yung mga susuotin namin bago ko to talaga like finally i-close. So, iniisip ko kung kailangan ba ng mga bata ng leggings doon or shorts na lang. Though wala kasi silang shorts kasi hindi naman sila nag-shorts pag umaalis. So, palitan ko na lang kaya ito ng shorts. I need to rethink my decisions in life again. Kung ano yung mga dadalhin at hindi dadalhin. Moment of truth kami, guys. Okay pa, go! Sara na natin! Ha? Hello! Hindi siya sasara. Joker ka ba? Sabi niya. Hindi siya kasha. Minimalist ka, sis. Pilit ko kasi na kasha sa isang luggage yung damit namin, yung apat. Turns out, hindi. Pero konting bawas lang naman. Feeling ko, ito kasi yung hand carry ko. Diyan ko lalagay yung laptop ko. Siguro yung mga swimsuit ko, doon ko na lang din ilalagay. Diba? Huwag ka na magtampo. Close ko na guys yung vlog. Sorry, short vlog lang tayo today. May asikasuhin kasi ako to din. Medyo na-overwhelm na naman ako. Pero kaya natin to. Few days more to go! Thank you so much for watching today's vlog, guys. And if you like our vlog, please hit like, comment. But Mama's morning. It's morning pa daw, but daw. Later, we'll try to vlog later. But I'm not promising. Kasi nga, bigla na lang tayong nagiging busy, bigla-bigla. Please hit like if you like our vlog today. Share show some love in the comment section. And hit the subscribe button if you're not yet subscribed. And the notification bell to get notified every time we have a new upload. Thank you so much and God bless everyone. Bye!